dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Masayang mabuhay sa isang lugar na tahimik, ligtas at kasundo mo ang mga taong nasa iyong paligid. Marami sa atin ang pangarap ang ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit sa panahon ngayon ay tila napakahirap nang makamit ang ganitong bagay dahil laganap ang mga krimen at kung ano-anong hindi magagandang bagay. Kagaya ng aksidente. Gaano ka nga ba kasigurado na ligtas ka sa lugar na kung saan ka nakatira? Dear Papa Dudut, magandang umaga at gabi sa inyong lahat. Matagal mo na akong listener at isa na rin po ako sa mga nag-subscribe na sa iyong mga channel. Naging paborito ko ang pakikinig sa mga binabasa mong sulat noong naging isa akong security guard sa isang subdivision. Lalo na kapag panggabi ang aking duty. Pampagising ko kasi ang mga kwento mo maliban sa kape. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Carter, 32 years old sa ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Taiwan. Bago ako makapagtrabaho sa ibang bansa ay marami muna akong pinasok na trabaho sa Pilipinas. Hindi kasi ako nakatapos ng kolehiyo kaya medyo hirap ako sa paghahanap ng trabaho. Aminin man natin o hindi, mas lamang ang mga may natapos sa pag-aaral tapos ay sasamahan mo pa siya ng sipag at tiyaga. Sumubok akong maging construction worker noong medyo bata pa ako. Pumasok din ako bilang factory worker. Kailangan ko kasing kumayo dahil gusto ko ang makatulong sa aking pamilya, lalo na at ako ang pangatlo sa pitong magkakapatid. Yung dalawang mas matanda sa akin ay nag-asawa na agad kaya parang ako na ang lumalabas na panganay sa amin, Papa Dudut. Naging determinado ako sa pagtatrabaho dahil pangarap ko talaga ang maiyahon sa kahirapan ng aking buong pamilya. Ayokong habang buhay kaming nasa ibaba, lalo na ang mga magulang ko na nakikita kong tumatanda na. Gusto kong ma-experience nila ang isang maginhawang buhay. Gusto ko na tumigil na sila sa pagbabanat ng buto at ako na lamang ang magtatrabaho para sa kanila. Dahil sa pangarap ko na yon, ay tumigil muna ako sa pakikipagrelasyon. Nakadalawang girlfriend din ako simula noong sinabi ko sa sarili ko na sa pagkita muna ng pera ako magfo-focus. Natatakot din kasi ako na baka kapag meron akong girlfriend ay hindi ako makapagpigil at makabuntis ako. Kapag ganun kasi ang nangyari ay mas lalo akong mahihirapan na abutin ang pangarap ko para sa aking pamilya. Sa paghahanap ko ng trabaho dati ay napunta ako sa isang agency, Papa Dudut, para sa mga security guard. Ang totoo ay pangarap ko noon ang maging isang police pero hindi na yon nagkaroon ng katuparan, Papa Dudut. Naisipan ko na parang kamukha rin ng police ang pagiging security guard. Meron ding uniform at minsan ay may baril din na dala. Nag-apply ako sa agency na yon. At natanggap naman ako at nagkaroon din kami ng training hanggang sasabihin sa akin na ilalagay nila ako sa isang bagong subdivision na hindi ko na lamang babanggitin kung saan. Sobrang excited ako noon kasi yon ang unang beses
na magtatrabaho ako bilang isang security guard. Bali, dalawa kaming security guard na naka-duty kada shift, Papa Dudut. Morning ang una kong naging shift, kaya hindi po yatan. Nakilala ko ang kasama ko sa trabaho na si Ronel na mas matanda lamang sa akin ng 2 taon. Agad kaming nagkasundo dahil siguro'y hindi magkalayo ang aming edad. Marami kaming bagay na pinagkasunduan, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ni Ronel ay hindi yon ang unang beses na naging security guard siya. Nagtrabaho na rin siya dati sa isang grocery store at nakakapagod din daw. Pero kapag mahal mo, ang trabaho mo ay hindi mo na halos mararamdaman ng pagod. Pamilyadong tao na si Ronel at meron na siyang isang anak. Naninirahan ng asawa at anak niya sa probinsya nila at nagpapadala na lamang siya rito ng pera kapag sumasahod siya. Yung subdivision pala na una kong pinagtrabahuhan ay medyo malaki. Bagong tayo lamang yon at kahit marami ng bahay ang tapos na at nakatayo na ay kakaunti pa rin ang nakatira. Sa buong araw ay iilan lamang ang pumasok na sasakyan. Marami pa rin mga bakanting lote at ginagawang bahay. Kaya mula umaga hanggang hapon ay maingay dahil sa mga gumagawa ng bahay, Papa Dudut. Malayo rin yon sa main highway pero merong bumabiyahe na tricycle papasok at palabas doon. Kaya mas okay na kung doon ka titira ay merong kang sariling sasakyan para mas kumbinyente. Dahil sa kakaunti pa lamang ang nakatira roon ay halos kilala ko na ang mga homeowners sa subdivision na yon, Papa Dudut. May iba pa nga na kapag papasok sila ay nagbibigay ng pagkain sa amin ni Ronel. Maraming beses na nakakalibre kami ng tanghalian at merienda dahil sa kanila. Hindi na natin kailangan bumili ng ulam dyan sa karinderya sa labas, Carter. May nagbigay kanina ng isang buong lechong manok ang sabi ni Ronel sa akin. Aba, mabuti pala kung ganun ang dami talagang mababait na nakatira sa subdivision na ito, sambit ko naman. Kaya nga eh, mas maganda palang magtrabaho sa subdivision bilang security guard saka ikaw ang swerte mo sa una mong trabaho bilang guard, turan pa ni Ronel. Sa una ay ganun din ang naisip ko, Papa Dudut. Swerte ako sa trabaho ko na yon. Pero wala akong kalam-alam na magbabago pala ang paniniwala ko na yon sa paglipas ng mga araw sa trabaho ko. Isang umaga, may isang homeowner na babae na nakasakay sa kotse na tumigil sa may guardhouse. Palabas siya ng subdivision. Ako ang naroon dahil nasa banyo si Ronel. Ang akala ko ay merong ibibigay na pagkain o kung ano. Pero wala pala. Ang sabi sa akin ng babae ay baka pwedeng i-check ang paligid ng bahay niya dahil tuwing madaling araw ay meron siyang naririnig na naglalakad paikot-ikot sa bahay niya, Papa Dudut. 3 magkakasunod na madaling araw na raw niyang napapakinggan at sumasakto kapag naalimpungatan siya. Sinabi niya sa akin ang number ng bahay niya at sinabi ko na sasabihin ko sa mga naka-duty ng gabi ang concern niya. Nagpasalamat siya sa akin at umalis na rin siya kaagad pagkatapos naming mag-usap ng mabilisan. May pagkain bang binigay sa atin? Tanong ni Ronel nang makabalik na siya. Habang pabalik kasi siya ay nakita niya nakausap ko yung isang homeowner. Wala, puro ka naman pagkain eh, ang natatawang sabi ko. Eh anong sinabi sa'yo? Tanong pa ni Ronel. Meron daw siyang napapakinggan na naglalakad sa paligid ng bahay niya tuwing madaling araw. Eh i-report natin sa kapalitan natin mamaya para ma-check nila sa shift nila. Turan ko. Nang marinig ni Ronel ang sinabi ko na yon ay napansin kong sumeryoso siya. Mas lumapit siya sa akin at nagsalita siya ng pabulong na parabang ayaw niya na may ibang makakarinig sa mga sasabihin niya. Sinabi ni Ronel na sa tingin niya ay hindi tao ang naglalakad na yon tuwing madaling araw sa paligid ng bahay ng homeowner
na nakausap ko. Kung hindi tao yun, ano yun? Curious kong tanong. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa lugar na ito, pare? Tanong pa ni Ronel. Paanong kakaiba? Tanong niya na parang naguguluhan. Yung mabigat na pakiramdam. Parang puno ng mga negative energy itong subdivision na binabantayan natin. Kahit bago pa lang siya ay parang sobrang dami nang nangyari dito na hindi maganda. Ang sabi pa ni Ronel sa seryosong boses. Tinawanan ko lamang si Ronel sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Sabi ko pa, epekto na yon ng kakapanood niya ng horror movies sa guardhouse. Nagdadala kasi roon si Ronel ng portable DVD player tapos ang lahat ng pinapanood nito ay puro horror movies na Tagalog. Kung minsan ay meron din namang English. Hindi ako nagbibiro, pare. Makatawa ka naman dyan. Naiiling na sambit pa ni Ronel. Para kasing sinasabi mo na haunted itong subdivision o kaya ay pugad ng mga maligno. Hindi naman totoo ang mga ganun. Natatawa ko pa rin sabi sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Ronel at hindi na niya ipinilit sa akin ang sinabi niyang napapansin niya sa subdivision kung saan kami nagtatrabaho. Ang nasa isip ko ng panahon na yon ay masyado lang binibigyan ni Ronel ng ibang kahulugan ang mga simpleng bagay sa subdivision na yon dahil sa hiling niyang manood ng mga nakakatakot na pelikula. Baka nadadala na niya ang mga nangyayari sa mga pinapanood niya sa realidad. Kapag kasi nanonood si Ronel ng horror movie ay talagang tutok na tutok niya na para bang totoo ang pinapanood niya. Ako naman dahil sa hindi ako naniniwala sa mga paranormal na bagay ay hindi ako natatakot. Matatakot lamang ako sa isang bagay o kaya ay nilalang kapag nakakita ako at nasigurado ko na totoo. Para sa akin ay mahirap na tinatakot natin ang ating mga sarili sa mga kwento na naririnig lang natin at hindi naman tayo ang mismong naka-experience. Hindi ko binigyan ng pansin ang sinabi ni Ronel na yon, Papa Dudut. Alam ko na wala rin akong dapat na ikatakot kasi umaga pa ang duty namin. Nang dumating na ang papalit sa amin ni Ronel sa duty ay nireport ko sa kanila yung sinabi ng isang homeowner. Sinabi ko na magronda sila sa bahay nito ng madaling araw at baka makita nila kung sino ang naglalakad sa paligid ng bahay ng homeowner na yon. Ang sabi nila ay sila na raw ang bahala. Yun ang unang beses na may nagsabi sa amin ng ganon, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga nang pumasok na kami ni Ronel ay sinabi sa amin ng naka-duty noong gabi na wala naman silang nakita na tao na umaaligid sa bahay na sinabi ko. Ang sabi nila sa amin ay meron silang nakita na mga galang mga aso tuwing gabi at madaling araw. Malamang daw ay aso lamang ang naglalakad sa paligid ng bahay ng babaeng homeowner tuwing madaling araw. Baka raw naghahanap ng makakain ng mga aso. Baka raw napagkamala ng babae na tao ang naglalakad na aso sa paligid ng bahay nito. Sigurado ba talaga sila na aso yon? Turan ni Ronel nang magsimula na ang duty namin. Ayan ka na naman, pare. Sila na nga nagsabi na maraming asong gumagala dito sa subdivision tuwing gabi hanggang madaling araw, hindi ba? Ang sabi ko. Ewan ko, pare. Hindi ako kumbinsido na aso lang yun. Malakas ang kutob ko na mali sila. May kakaiba talaga sa lugar na ito. Nararamdaman ko na meron talaga nung unang araw nating nagtrabaho dito. Seryosong wika pa ni Ronel. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kapag nagpadala ka sa takot mo, maapektuhan ang trabaho mo. Sige ka, ikaw rin ang mahihirapan yan sa huli. Paalala ko pa kay Ronel. Sinabi ko kay Ronel na saka na namin pag-usapan ang bagay na yon at magtrabaho na kami.
Pero ang totoo ay umiiwas ako sa ganong topic kasi para sa akin ay pagsasayang lamang ng oras na pag-usapan yon, Papa Dudut. Ayoko rin kasi na kontrahin ang mga paniniwala ni Ronel at baka masamain niya yon. Baka yun pang maging dahilan para maging magkaaway kami. Sa isang buwan na pang-umaga ang duty namin ni Ronel ay normal naman ang lahat. Wala akong na-experience na kakaiba. Hindi na rin ulit ako kinausap ng babaeng homeowner na nagsabi na may naglalakad paikot sa bahay niya tuwing madaling araw. Kaya naisip ko na okay na ang lahat. Siguro'y kinausap pa na rin siya ng panggabing security guard na aso lamang ang naririnig nitong naglalakad at hindi tao kaya wala itong dapat na ikatakot o ikabahala. Habang si Ronel naman ay tumigil na rin sa pagkukwento sa akin na may kababalaghan na nangyayari sa subdivision na yon. Ang naisip ko ay baka na-realize na rin niya na wala siyang dapat na ikatakot sa lugar na yon at sadyang paranoid lamang siya. Sinabihan ko rin si Ronel na bawasan na niya ang panonood ng nakakatakot para mabawasan din ang pagiging matatakotin niya. Ang sabi ni Ronel ay matagal na siyang nanonood ng mga ganong pelikula pero hindi siya matatakotin. Talaga raw iba lang ang dating sa kanya ng subdivision na yon. Hanggang sa dumating ang araw na magiging panggabi na ang duty namin ni Ronel. Ilang araw bago kami magpalit ng oras ng trabaho ay napansin ko ang pagkabalisa ni Ronel. Kahit na hindi ko siya tanungin o hindi niya sabihin ay alam kong natatakot siya kasi isa sa mga dapat naming gawin tuwing gabi ay magronda sa buong subdivision para masigurado namin na walang outsider ang makakapasok o kaya ay walang masamang nangyayari sa loob ng subdivision. Siyempre salitan kami ni Ronel sa pagroronda at hindi pwedeng isa lamang ang gagawa noon. Hindi na ako nagulat nang kausapin ako ni Ronel tungkol sa bagay na yon. Pare, okay lang ba na ako ang unang maroronda para mas maaga ako? Tanong ni Ronel sa akin. Oo naman, walang problema, papayag ako. Sa totoo lang ayoko magronda dito ng gabi. Aaminin ko na natatakot ako, pag-amin pa ni Ronel. Pinalakas ko ang loob ni Ronel at sinabi ko na kung sakali na may nakakatakot siyang makita ay may radyo naman kaming dalawa. Iradyo niya kaagad at pupuntahan ko siya sa bilis ng makakaya ko. Ayoko kasi na natatakot si Ronel kasi baka bigla siyang mag-resign. I-close na kaming dalawa, Papa Dudut. Kaibigan na ang turing ko sa kanya. Isa pa ay kami ang magkabady sa trabaho. Kaya dapat ay suportahan lamang kami. Kung si Ronel ay ayaw ng duty sa gabi, kabaliktara naman ako noon, Papa Dudut. Mas gusto ko ang panggabi kasi walang masyadong sasakyan na lumalabas at pumapasok ng subdivision. Nakakainip din ang nakaupo lang sa guardhouse kaya okay sa akin yung magronda ako para makapaglakad-lakad at makapagpahangin kahit papaano. Nang dumating na ang panggabing duty namin ni Ronel ay ginawa namin ang aming napag-usapan. Siya ang naunang nagronda, siguro bandang alas 9 pa lamang noon ng gabi. May mangilan-ngilan pang mga tao sa labas ng subdivision kaya hindi talaga nakakatakot kapag ganong oras. Ako naman ay nakabantay sa guardhouse. Habang mag-isa ko roon, ay may narinig akong tumawag sa pangalan ko sa kung saan. Boses ng isang lalaki ang tumawag sa akin. Ang buong akala ko ay si Ronel na yon, kaya nagtaka ko kasi ang bilis niyang nakabalik. Gayong kakaalis lamang niya. Lumingon ako sa alam kong pinanggagalingan ng boses pero wala akong nakitang Ronel na dumating. Napakamot na lamang ako sa likod ng ulo ko, Papa Dudut, habang tumitingin sa paligid ko. Baka kasi may nagbibiro lamang sa akin pero ako lamang ang tao na naroon. Lumabas pa nga ako ng mismong guardhouse para makita ko ng maayos ang paligid ko pero wala talaga akong nakitang ibang tao sa aking paligid ng gabing yon. Hindi ako pwedeng magkamali o isipin na guni-guni ko lamang yon
kasi sobrang linaw sa aking pandinig ng boses na tumawag sa aking pangalan. Maya-maya ay bumalik na si Ronel. Sinabi niya na okay naman ang lahat. Medyo natakot daw siya pero kinaya naman daw niya. Marami pa kasing lugar sa subdivision na yon. Ang wala pang ilaw ang mga poste lalo na sa parte na may mga nakatayo ng bahay pero wala pang nakatira. Ronel, tinawag mo ba ako kanina nung kakaalis mo pa lang? Tanong ko kay Ronel. Hindi, bakit? Tugon pa ni Ronel. Kanina kasi parang may tumawag sa pangalan ko eh. Baka ikaw, baka nang titrip ka, tinatakot mo ba ako? Ang sabi ko. Eh bakit naman kita tatakutin? Eh ako nga itong takot eh. Hindi ako yun. Pero hindi kayo nagpaparamdam na sayo yung mga nandito sa subdivision na hindi natin nakikita? Pabulong na wika ni Ronel at halata sa boses niya ang takot. Hindi ba tinatakot mo talaga ako? Alam mo, hindi yan uobra sa akin. Hindi ako matatakot sa mga ganyang bagay kasi hindi ako naniniwala sa ganyan. Kung ako sa'yo, aamin na lang ako na ikaw nga yun. Natatawa kong wika. Pinanindigan ni Ronel na hindi talaga siyang tumawag sa akin, Papa Dudut. Nang sandaling yun ay hindi niya ako nakumbinse kasi malakas talaga ang hinala ko na si Ronel lamang yon. Tinatakot lamang niya ako. Malamang ay pinagtitripan niya ako para malaman niya kung hanggang saan ang tapang ko. Pero kahit na anong pananakot ang gawin ni Ronel sa akin ay alam ko na hindi yon tatalab sa akin, Papa Dudut. Kaya hindi rin nauga ang tapang ko at paniniwala ko na hindi totoo ang multo at mga elemento. Nang ako na ang magroronda ng bandang alas 12 ng hating gabi ay normal naman ang lahat. Sobrang tahimik pa nga ng paligid at may ilang aso akong nakita na hindi naman delikado at hindi na nga atake kaya hinayaan ko na lamang. Flashlight lamang ang gamit ko. Bawat sulok ay iniilawan ko para makasigurado ako na walang problema ang subdivision at ligtas ang lahat ng mga taong nakatira doon, Papa Dudut. Inabot din ako ng kalahating oras mahigit kasi binagalan ko ang paglalakad. Nag-i-enjoy kasi ako sa pagroronda ng ganong oras kasi malamig at sobrang tahimik ng paligid. Hindi naman ako natatakot kagaya ni Ronel. Nang naglalakad na ako pabalik sa guardhouse ay nagradyo si Ronel sa akin. Tinatanong niya kung nasaan ako. Bakit daw ang tagal ko? Biniro ko pa siya na alam ko kung bakit niya ako hinahanap kasi natatakot siya kasi wala siyang kasama sa guardhouse. Ang sabi lang ni Ronel ay bumalik na ako kagad kasi ang tagal ko nang nagroronda. Pagbalik ko sa guardhouse ay napansin ko na pinagpapawisan at namumutla si Ronel. Akala ko ay masama ang pakiramdam niya. Kaya tinanong ko siya kung okay lamang ba siya. Ayon kay Ronel ay wala siyang sakit pero noong wala raw ako at mag-isa lamang siya, ay kanina pa siyang may narinig na sumisit-sit sa kanya. Wala naman daw malapit na kabahayan sa paligid kaya imposible na magkaroon ng tao na malapit sa kanya. Hindi rin daw niya ako niradyohan agad kasi alam niya na nagroronda ako. Tiniis na lamang daw niya kahit natatakot siya, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon ay alam kong totoo na natatakot si Ronel. Sa tingin ko kasi hindi kayang pikiin ang pamumutla. Ikinuha ko ng tubig si Ronel at sinabi ko na maupo na lamang muna siya. Ang sabi ko pa kung gusto niyang umidlip ay umidlip muna siya. Kasi okay lamang ako. Pero sabi ni Ronel ay hindi niya kayang matulog na may ganun siyang pakiramdam. Isa pa ay dapat daw ay maging professional pa rin siya at kailangan niyang magtrabaho kasi oras pa yon ng aming trabaho. Kahit papaano ay naawa ko kay Ronel, Papa Dudut. Nagpatugtog na lamang ako ng masasayang music pero hindi ko nilalakasan. Makalipas ang ilang sandali ay nakikipagbiruan na si Ronel sa akin kaya alam ko na nawala na ang takot niya. Ang sumunod na ronda namin ay bandang alas 3 ng madaling araw at ako na ang gumawa noon.
Ang ipinayo ko kay Ronel ay makinig siya ng music gamit ng earphone para kapag may sumitsit ay hindi na niya yon maririnig na sinunod naman niya. Binilisan ko na lamang ang pagroronda para makabalik agad ako. Nang makabalik ako ay okay naman siya at mukhang nakatulong daw ang earphone, Papa Dudut. Ang sabi ko ay bumili na lamang siya ng ganon kasi may murang earphone sa bangketa para meron siyang sarili. Sa mga sumunod na gabi ay naging normal naman ang lahat, Papa Dudut. Walang kakaibang nangyari at napansin ko na unti-unti nang nawala ang takot kay Ronel sa subdivision. Magandang bagay yon kasi makakapagtrabaho siya ng mas maayos, Papa Dudut. Tuwang-tuwa si Ronel kasi nakasurvive daw siya sa first week na gabi ng aming duty. Inamin niya na tinatapangan lamang niya ang sarili niya para hindi na siya matakot lalo na kapag turn na niya na magronda. 3 linggo na lang daw at magiging pang-umaga na ulit kami. Hindi rin daw pwedeng mawala sa kanyang trabaho na yon dahil isa siya sa inaasahan ng pamilya niya, Papa Dudut. Wala akong ibang gusto noon kundi ang maging maganda ang pagtatrabaho ni Ronel. Kapag kasi alam kong hindi siya okay ay naapektuhan ako sa trabaho ko. Siyempre, magkabady kami. At kapag may nangyari kay Ronel ay malaking kawalan sa akin yon. Dumating ang araw ng day off ni Ronel. Ako ang mag-isang naka-duty ng gabing yon. Ang sabi sa akin ay sa madaling araw na lamang ako magronda sa buong subdivision dahil kapag ganong oras ay wala nang lumalabas at pumapasok na sasakyan. Kung meron man ay sobrang bihirang mangyari. Pagsapit ng alas 2 ng madaling araw ay nag-decide na akong magronda. Uminom muna ako ng isang mug ng kape bago ko iniwan ang guardhouse. Tiwala na ako na walang papasok doon na masamang loob dahil sa medyo liblib ang lugar na yon. Isa pa sa mahigit isang buwan akong nagtatrabaho roon ay wala namang insidente na may pumasok sa subdivision para gumawa ng hindi maganda kagaya ng pagnanakaw. Dala ang aking flashlight at baril na nakasukbit sa gilid ng aking pantalon ay naglakad na ako para magronda. Medyo binilisan ko ang aking pagkilos kasi kailangan kong makabalik sa guardhouse kasi walang tao doon. Nasa medyo dulong parte na ako ng subdivision at madilim na sa bahaging yon kasi wala pang nakatira sa mga bahay na nandun. Yun din ang parte na may mga tinatapos pang bahay. Habang naglalakad ako, Papa Dudut, ay bigla akong kinabahan dahil may narinig akong yabag ng sapatos sa likuran ko. Parang may taong nakasunod sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Alam ko na hindi yon aso o kung anong hayop kasi yabag talaga yon ng sapatos. Hindi ko yon pinansin noong una at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Pero nakikiramdam ako sa aking paligid. Nakahawak na rin ang isa kong kamay sa baril na nasa aking tagiliran para kung sakali na kailanganin kong gamitin yon ay mabilis kong mahuhugot. Nang nasa huling street na ako ng subdivision ay naririnig ko pa rin ang yabag ng sapatos sa likuran ko. Doon ako nag-decide na mabilis na lumingon sa aking likuran. Tinanglawan ko ng flashlight ang likuran ko. Pero wala akong nakitang tao doon, Papa Dudut. Hindi ko alam pero medyo natatakot na ako ng sandaling yon. Kahit naman siguro ay ganon ang mararamdaman kapag may naririnig kang nakasunod sa iyo ng ganong oras na dapat ay wala. May tao ba dyan? Malakas kong tanong. Pinilit kong huwag manginig ang boses ko. Wala akong makitang sign na merong tao roon. Matapos yun ay bumalik na ako sa guardhouse. Pinagpapawisan ako ng malagkit at napainom ako ng tubig. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako kahit na hindi yun ang unang beses na ginawa ko ang pagronda. Pero yun ang unang beses na may nangyari sa akin na kakaiba at hindi ko kayang may paliwanag. Talagang sobrang bilis ng tibok ng puso ko at para akong
Tumatakbo ng ilang oras noon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa kaping iniinom ko. Kaya naging nervyoso ako, Papa Dudut. Napaisip na rin ako na baka nga totoo ang sinasabi ni Ronel na merong kakaiba sa subdivision na yon. Bumalik din sa akin yung may tumatawag sa pangalan ko kahit na walang tao sa paligid. Nang pagkakataon na yon ay parang gusto ko nang maniwala na may mga nilalang na naninirahan sa mundo kagaya ng multo at mga elemento. Ganon pa man ay inalis ko sa isipan ko ang mga bagay na yon. At baka yun pa ang pagsimula ng takot ko sa pagtatrabaho ko sa lugar na yon bilang isang security guard. Hanggang sa matapos ang aking duty ay nasa guard house lamang ako. Nag-iisip sa nangyayari sa akin nang nagronda ako. Hindi yon mawala sa isipan ko kasi pinipilit kong bigyan ng kasagutan. Pero wala akong makitang sagot. Nang matapos na ang duty ko ng araw na yon ay dumating na ang kapalitan ko, ay napansin nila na parang wala ako sa sarili. Ang sabi ko na lamang ay mag-isa lamang akong naka-duty, kaya siguro ganon. Matapos yon ay umuwi na ako kaagad sa bahay namin para makapagpahinga at makatulog. Gusto ko na sanang ikwento kay Ronel ang nangyaring yon sa akin nang mag-duty na ulit siya. Pero naisip ko na hindi ko dapat gawin yon. Masyadong matatakotin si Ronel. Baka bumalik pa ang takot niya sa subdivision na yon kapag narinig niya ang kwento ko na yon. Kaya naman sinolo ko na lamang yon at kahit sa mismong pamilya ko ay hindi ko sinabi yon. Kasi ayokong mag-alala sila sa akin, Papa Dudut. Kumusta naman ang pag-duty mo nang mag-isa rito kagabi? Tanong ni Ronel sa akin. Okay lang, hindi mahirap pero good luck sa iyo sa day off ko sa susunod na linggo. Mag-isa ka rito, turan ko. Good luck? Bakit good luck? Nagtatakang tanong pa ni Ronel. Wala lang, kasi mag-isa ka tapos magro-ronda ka pa. Pero huwag ka mag-alala, wala namang pumapasok na masasamang loob sa subdivision na ito. Sabi ko na lamang kay Ronel. Nang kasama ko na si Ronel ay naghalin-hila na ulit kami sa pagroronda. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit yung nangyari sa akin noong nakarang gabi, Papa Dudut. Maging si Ronel ay wala namang nakwento sa akin na may na-experience siya na kakaiba. Kasi kung meron ay magkukwento yon. Kahit papaano ay kilala ko na siya. Lahat ng nangyayari sa trabaho niya roon ay sinasabi niya sa akin. Sa mga lumipas na duty namin ay naging okay na ang lahat. Doon ko naisip na baka nga imahinasyon ko lamang o guni-guni ko ang mga napakinggan kong yabag ng sapatos na nakasunod sa akin. O kaya ay pwede rin na totoo ang tunog na yon pero napagkamalaman ko lamang na yabag ng sapatos. Ganon ang iniisip ko para mabura na ang takot sa akin, Papa Dudut. Kahit papaano ay unti-unti nang bumabalik sa normal para sa akin ang lahat. Natapos namin ni Ronel ang natitirang araw ng aming night duty ng maayos at wala ng kababalaghan. Na nangyayari, naging pang-umaga na ulit kami kaya mas naging pabor na ulit sa amin ang lahat. Yun nga lang mas gusto ko sana ang panggabi kasi mas malaki ang sahod kapag ganon kahit papaano. Nang time na yon ay nasanay na ako sa trabaho ko roon. Dahil sa matagal nang walang nangyayaring kababalaghan, ay nawala na talaga ang takot ko roon, Papa Dudut. Mas nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Ang ilang homeowner ay nakilala na namin at talagang halos lahat sila ay mababait. Hanggang sa naging panggabi na naman ang duty namin ni Ronel. Nasanay na noon si Ronel na magronda nang hindi niya sinasabi sa akin na natatakot siya. May isang beses pa nga na sinabi niya na baka raw nagkamali lamang siya nang pakiramdam sa lugar na yon. Parang wala naman daw talagang kakaiba roon. Siguro daw ay tama ako na masyado lamang siyang naimpluwensyahan ng mga horror movies na napapanood niya. Binawasan na rin niya ang panonood ng mga nakakatakot at napansin ko na puro comedy na movie na ang pinapanood ni Ronel kaya kung minsan ay nakikinood na rin ako sa kanya.
Hanggang sa bumalik na naman ang kakaibang pangyayari sa subdivision na yon. May ilang homeowner ang nagreklamo sa amin ni Ronel na meron silang naglalakad sa paligid ng kanilang bahay. Kung minsan daw ay may nang babato pa sa bubong nila tuwing madaling araw kaya nagigising sila. Nireport namin yon ni Romel sa aming agency at sila na raw ang bahalang kumausap sa namamahala ng subdivision para mag-request na na baka pwedeng lagyan ng CCTV ang ilang bahagi ng subdivision. Yun ay upang malaman kung sino o ano ang dahilan ng pangyayaring yon na madalas na nagaganap tuwing madaling araw. Yun nga lang ay hindi ganun kabilis umaksyon ang umahawak sa subdivision, Papa Dudut. Wala na kaming nakuhang sagot kung ano nga bang magiging aksyon nila sa bagay na inireklamo ng ilang homeowners. Kaya naman sinabihan kami ni Ronel at ng iba pang mga jumu-duty na security guard na mas paigtingin ng aming pagbabantay at dagdaga ng bilang ng aming pagroronda tuwing madaling araw. Ganon pa rin ang naging gawain namin ni Ronel. Si Ronel ang maunang magronda tapos ako. Susunod ulit siya at ako ang huling beses na magroronda. Mas okay yon kasi parehas na kaming dalawang beses na magroronda sa isang buong duty namin, Papa Dudut. Isang madaling araw, alauna na noon at oras na para sa pagroronda ko. Iniwanan ko na si Ronel sa guardhouse at nagsimula na akong maglakad sa bawat block ng subdivision habang tinatanglawan ko ng flashlight ang madidilim na bahagi. Nang nasa pinakahuling block na ako ay biglang nagtaasan ang balahibo ko sa batok. Parang may yelong inilagay sa batok ko kasi sobrang panlalamig na nararamdaman ko noon. Nagkaroon din ako ng pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Binilisan ko na lamang ang paglalakad ko pabalik sa guardhouse. Pero habang naglalakad ako ay may napapakinggan akong yabag na mga paa na nakasunod sa akin, Papa Dudut. Hindi na ako sumubok na lumingon pa dahil baka kung ano pa ang makita ko. Ewan ko pero pakiramdam ko ay hindi na tawang sumusunod sa akin ang sandaling yon. Ibang takot na nararamdaman ko ng oras na yon at feeling ko ay may masamang mangyayari. Sa wakas ay nakabalik na ako sa may guardhouse. Pawis na pawis ako. Ano nangyari sa'yo? Malamig naman pero parang pawis na pawis ka. May ginawa ka sigurong kababalaghan, no? Pagbibiro pa ni Ronel. Loko ka. Walang ibang kababalaghan na nangyari sa akin, ang sabi ko. Sa pagkakataon na yon ay naisip ko na kailangan ko nang sabihin kay Ronel ang bagay na yon para kahit pa paano ay aware siya sa mga nangyayari sa akin sa subdivision. Isa pa ay para kasi akong mababaliw na kapag hindi ko yon na ikwento sa iba. Kanina, parang may nakasunod sa akin eh, habang nagro-ronda ako. Alam ko na hindi tao yon kasi nangyari na rin sa akin dati. Nang tumingin ako sa likod ko ay walang tao pero may napapakinggan akong yabag ng sapatos, ang sabi ko kay Ronel. Sabi ko naman kasi sa iyo eh pare, may kakaiba sa subdivision na ito, ang wika pa ni Ronel. Eh bakit parang hindi ka natatakot? Dati ko patong takot-takot sa akin eh. Turan ko. May pinakita si Ronel sa akin na suot niyang kwintas. Bilog ang pendant noon. At nakalimutan ko na kung ano ang tawag sa ganong kwintas, Papa Dudut. Ayon pa kay Ronel ay ibinigay yon sa kanya ng tatay niya bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu at elemento. Simula raw nang isuot niya yon ay nawala ng pakiramdam niya na hindi maganda sa subdivision kaya hindi na rin siya natatakot doon. May ganyan pa bang tatay mo? Mukhang kailangan ko rin ng ganyan eh. Totoo nga yata ang sinasabi mo na may kung anong meron sa subdivision na ito, ang sabi ko pa kay Ronel. Wala na pare, isa lang ang ganito ng tatay ko. Magtatanong ako sa kanya kung may kilala siya na meron pang ganito. Kapag meron ay ipanghihingi kita, ang sabi pa ni Ronel. Doon ko nalaman na ang kwintas na yon ay dahilan kung bakit hindi na natatakot si Ronel kapag nandun siya sa subdivision. Kaya pala kahit day off ko ay siya lang ang mag-isang naka-duty at nagro-ronda ay hindi na siya natatakot pa.
Ayon kay Ronel ay parang binablock ng kwintas na yon ang masasamang espiritu at elemento sa paligid niya kaya hindi na niya nararamdaman o nakikita ang mga yon. May protection na rin daw siya sa mga ito kaya hindi siya magagawang sakta ng mga ganong klaseng nilalang papadudot. Nilagyan na rin ng CCTV ang ilang bahagi ng subdivision sa buwan na yon. Lalo na sa may parte na may mga bahay ng mga homeowner na nagsasabi na meron silang napapakinggan na naglalakad sa paligid ng bahay nila tuwing madaling araw. Isang gabi unang beses na magroronda si Ronel para sa gabing yon. Habang nasa guardhouse ako ay hindi na ako tumitingin sa kung saan saan kasi baka kung ano pang makita ko. Makalipas ngang ilang minuto ay natanaw ko na si Ronel na pabalik ng guardhouse. Habang papalapit siya sa akin ay may napansin ako na isang anino ng lalaki na nakasunod sa kanya. Noong una ay inakala ko na tao yon na isa sa mga nakatira sa subdivision. Pero habang papalapit si Ronel ay yung anino ay nakita ko na anino lang talaga siya, Papa Dudut. Sumenyas ako kay Ronel na bilisan niya. Binilisan naman ni Ronel ang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa guardhouse. Bigla na lang nawala yung anino at hindi ko alam kung saan yon nagpunta. Tinanong ako ni Ronel kung bakit ko siya pinagmamadali at ang sabi ko ay merong aninong nakasunod sa kanya. Hindi siguro yon naramdaman ni Ronel dahil sa suot niyang kwintas. Natakot si Ronel sa sinabi ko pero dahil sa meron siyang proteksyon na suot ay hindi siya masyadong nag-alala para sa kanyang sarili. Talagang naging buo na ang paniniwala ko na may mga nilalang na nakatira sa subdivision na yon na hindi tao, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako naniniwala dati sa ganun pero dahil sa mga na-experience ko sa lugar na yon ay nagbago na ang paniniwala ko na yon. May isa pang pangyayari doon na hindi ko talaga magawang makalimutan, Papa Dudut. Day off noon ni Ronel kaya ako ang mag-isang naka-duty. Madaling araw na noon at ilang oras na lamang ay matatapos na ang trabaho ko. Ang ginawa ko dati ay palagi na akong nagdarasal lalo na bago ako magronda tuwing gabi. Relax lamang ako noon na nasa guardhouse. Maya-maya ay napatingin ako sa may loob ng subdivision at meron akong nakitang lalaki na naglalakad palapit sa akin. Hindi ko nga lang masyadong mamukhaan ng lalaki kasi madilim pa ng oras na yon. Nang mapakurap ako ay bigla na lamang siyang nawala sa paningin ko, Papa Dudut. Para makasigurado ako na hindi siya bumalik sa pinanggalingan niya ay kinuha ko ang flashlight at inilawang ko yung spot kung saan ko nakita yung lalaki. May nakita kong anino na mabilis na nawala nang tamaan ko yun ng ilaw mula sa flashlight. Doon ko nga na-realize na hindi tao ang nakita ko. Napadasal tuloy ako dahil sa mga nangyaring yon. Nagtaasan ang balahibo ko sa sobrang kilabot na aking nararamdaman. Ilang buwan pa akong nagtrabaho sa subdivision na yon at may ilang experience pa akong nakakatakot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nga ba ang naroon sa lugar na yon, Papa Dudut. Kung kaluluwa ba sila o elemento. Nalipat na rin ako sa ibang subdivision pagkatapos ng ilang buwan kong pagtatrabaho doon. Nagkahiwalay kami ni Ronel pero paminsan-minsan ay nagkakausap pa rin kami sa pamamagitan ng cellphone. Sa awa naman ng Diyos ay walang kababalaghan na bumabalot sa nilipatan kong subdivision hanggang sa nag-decide na akong magtrabaho sa ibang bansa makalipas ang halos 3 taon na pagtatrabaho ko bilang isang security guard. Masasabi ko na kung ako lang siguro ang mag-isa noon at wala si Ronel ay baka hindi ako tumagal doon sa unang subdivision kung saan ako nagtrabaho. Baka noong pangalawang beses na may nangyari nang nakakatakot sa akin ay nag-resign na kaagad ako. Pero ang nakakatakot na experience ko na yon ang nagpatunay na malaki ang nagagawa ng pagdarasal at pananampalataya natin lalo na kapag nakakatakot na. Kapag nagdarasal kasi ako, ay nakakaramdam ako na protected ako at kahit papaano ay kumakalma ako. Lubos na gumagalang Carter. Alam mo Carter, mapalad ka. Sakali na may isang tao sa buhay mo na nandyan palagi
sa tabi mo upang tulungan at protektahan ka. Bihirang makatagpo ng ganitong tao lalo na kung hindi mo siya kadugo. Kaya pahalagahan mo siya. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay may taong poprotekta sa atin. Kaya makakabuti na matuto tayong protektahan ang ating mga sarili. Nang sa gayon, sa kahit na anong sitwasyon na may panganib ay handa tayo at kaya natin ang ating mga sarili. Huwag din natin kakalimutan ang tumawag sa ating Panginoon. Wala nang masihigit pang proteksyon, kundi ang proteksyon na mula sa Kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.